Hello mga kapitbahay! Ako si Luis Cruz at nandito na naman ako para sagutin ang mga ilang tanong nyo tungkol sa VO. At sa video na to, dalawang tanong ang sasagutin ko. Una, dapat ko bang i-EQ ang mga voiceover ko? At pangalawa, kailangan ko bang lagyan ng compression ang mga voiceovers ko? Aaminin ko, parang palagi na lang kahit anong tanong ang sagot ko, depende. Pero ganun talaga eh. Depende sa kailangan ng kliyente, depende sa kakayahan mo, at depende sa iba pang mga bagay. Pero sa dalawang tanong na to, makakapagbigay ako ng straightforward na sagot. Hindi ninyo kailangan gamitan ng EQ o compression ang mga VO ninyo. Ang kailangan nyo lang, teka lang, pakinggan nyo na lang si Joe. And for audio editing, all you have to learn is basic cleanup of your recordings. You don't have to become a sound engineer. That's why there are sound engineers. They're the professionals. Let's leave those more technical things up to them. But the least you can do is make sure that you submit really nice, clean recordings to your clients. Ayan. Di na ako nagsabi niyan, ha? Leave it up to the professionals. Pero kung may alam ka naman talaga tungkol sa EQ o sa compression, sige, pwede mong i-apply sa mga VO mo. Pero, malamang din, may mga engineer o editor na kasama sa mga projects na makukuha mo. At malamang, mas may alam sila kaysa sa'yo tungkol sa EQ at compression. Kaya, pabayaan mo na lang sila gumawa, diba? Okay, yan ang sagot ko. Final answer. Baka may mga tanong kayo o baka may iba kayong gustong sabihin. Mag-comment lang kayo at promise, babasahin namin. At kung kaya, syempre, sasagutin namin mga tanong ninyo. Okay, yan. Wala na akong maisip sabihin kaya ito na lang. Don't forget to like and subscribe. Sa susunod ulit mga kapitbahay. Bye!